So yo, what's up mga kamaster? Welcome back sa ating channel. Kung di ka pa nakasubscribe, hit mo na yung like, share, and push mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga tutorials natin. Well, today ang ituturo ko naman sa inyo is kung paano gumawa ng wall decor na Sintra gamit ang ating pigment printer, pigment sticker, photo tap at ang Sintra board. Lahat ng gagamitin natin dito, ibibigay ko po yung link nasa description, mamaya hanapin nyo na lang. So start na po tayo, tara na! So yo, what's up mga kamaster? Ang ating gagamitin muna unang-una, introduce ko sa inyo lahat ha. Ito ay project na project pro guide na photo tap. Ito ay naka-rolyo. Ito ang project na na PVC vinyl sticker na pwede sa pigment. Mahaba siya. Ang ginagawa ko dito, kinakat ko siya into A4. Tapos ang kagandahan ng project na ito ay makakapag-print ka ng sagad sa 11 inches ang height. Salamat nga pala sa Vinyl Market PH. Sa kanila to galing. Doon ako bumili nito last time. Tapos, syempre po, kailangan natin ng Sintra. Itong Sintra. Sa mga naghahanap at nagtatanong sa akin lagi sa Messenger kung saan ako nabiling Sintra, bibigay ko po yung link ng Madiskarte printing shop sa Shopee. Parehas po sa Shopee yun ha. Meron po silang Sintra board na 3mm and 5mm. Ano po ba pinagkaiba ng 3mm sa 5mm? Makapal po ang 5mm compare sa 3mm. Ang mga size na available nila is A4, A3, 12 inches by 24 o 1 by 2 feet at 4 by 8 o 4 feet by 8 feet kasi laki ng plywood. Meron din silang hologram sticker, vinyl sticker roll, cold laminating na naka-rolyo at saka acrylic car plate na 15 inches ang haba. So salamat kay Sir Jun Hamtig Morales dahil pinaunlakan niya ang aking message sa kanya kung pwede kong ilagay yung link niya dito sa ating vlog. So yung Madiskarte Printing Shop, sa Shopee po, ito po ang kanilang itsura. Tapos, ang Vinyl Market page, ito naman po. Yung link po nila nasa ibaba. So, sisimulan na po natin ang pagbuo. Pero, bago tayo magsimula, magkakat po muna tayo nito na A4. Meron na po ako ditong ready to print. Ipiprint natin ito ngayon sa ating printer. So, nandito ngayon tayo dito sa ating working table. Ipapakita ko sa inyo kung ano-ano mga gagamitin natin. So, ito nga yung sticker na project. Ito yung Sintra board. Ito yung cold laminating film. Ito yung gagawin nating frame. Tapos etong blower. Cutter, ito lang ang ating cutter. Ruler. Tapos ang ating cutting mat. Ang ating sino. Take note nga po pala. Ganito ang ginawa ko sa sino kasi pagka hindi ko siya nilagyan ng ganito, natutuyo siya kaagad. So pag may ganito po at natuyo, kuha lang kayo ng apoy. Ididikit nyo lang siya sa apoy at mag-okay na po siya kasi nalulusaw sa apoy yung bara ng sino. Tapos po etong ating solution, yung ating laging ginagamit. Ang solution na to is water lang at saka dishwashing liquid. Tapos syempre kailangan natin ng basahan at squeegee kasi gagamitan natin siya ng wet application. Bakit natin siya gagamitan ng wet application? Simple lang po, para kahit mailapat po natin siya at may bubbles, matanggal pa rin po natin yung bubbles niya sa natural na paraan. So magka-cut po muna ako ng A4 size lang. Tatabi po muna natin itong mga nandito. Meron po akong hulmahan. Ito po ay A4 na pop na gold sticker. Nabili ko rin dito sa Shopee.
Maganda po ito kasi etong project pwedeng sumagad ng print, unlike sa A4 lang. Ito po ay A4, ito po yung project. May sasagad po natin ng hanggang 11 inches yung haba niya nang hindi natin dinudugtungan. Ang gagawin natin ngayon is papantayin natin. Ganito lang po ako mag-cut. So since etong ating mata may guhit-guhit, malaking tulong po yan. Kasi ito gagawitin nating guide sa pagka-cut. Tapos ito, itatalikod lang natin. Papantayin lang po natin ito. Tapos, pag nakuha na po natin yung pantay niya, tsaka po siya natin lalapatan ng ruler. Tapos po, kakatin na natin siya. So, ito na po yung nakat nating A4 na lapad. Hindi po siya A4 na haba. A4 na lapad lang po ang kailangan natin kasi ang ipiprint po natin dito is 11 inches. So, lilipat na tayo sa printing. Ipiprint na po natin. Isasalang po natin ito sa printer. So, ito na po yung ating kinat. Sasalang ngayon natin siya sa printer. Tatanggalin ko muna yung mga nakalagay na papel kasi may nagpa-print kanina ng document. Tapos po, ipiprint na natin yung ating naka-ready sa Photoshop. Pero check po natin yung settings kung tama ang ating settings. Kasi po, pag sticker ang piniprint ko dito, naka-off po ang aking high speed para po hindi rin stress ang ating machine. So yan, ipiprint na po natin siya. So kung kayo nagtataka kung bakit may ganito dito sa labasan ng aking printer, ginawa ko po yan pan DIY lang para ka-level lang nung output yung ating sticker. Hindi tayo pwede magpantay. Since ito nga yung sinasabi ko sa iba, na sa mga bagong bili, huwag nyong tatanggalin yung roller kasi malaking tulong yan. Ang tatanggalin natin dyan, ang tinanggal ko lang dito sa aking printer nung aking binili, yung shark stitch na tinatawag, yung matutulis na nasa ilalim nito. Yan. Pero hindi ko tinanggal yung pinsa roller kasi tumutulong siya para lumabas ito ng maayos. Kasi sa ilalim ng pinsa roller na yon, may isang roller na kulay black na humahawak naman sa backing ng sticker. So yan, hintay na lang natin ito matapos para makapagsimula na tayo sa pagbuo. Ang output nga pala nitong sticker na ito, syempre nagbabase sa layout natin. Kung malabo ang layout natin, malabo rin ang print niyan, panigurado. So kung kayo kukuha ng mga Sintra, make sure na dapat malinaw. So wala tayong makuhang malinaw, ito lang pinasa ni client. So ito na lang ating ginawa. Oh,
na tapos na natin siyang i-print. So sabi ko sa inyo, 11 inches ang haba niya. Hindi natin siya sinagad. So lipat na ulit tayo dun sa ating ano, sa table natin at i-cure na natin ito. Kailangan pa natin itong i-cure kasi basa pa siya. So yun, nandito na tayo sa ating table. I-cure muna natin siya. Gamit natin ang blower. So yan, madulas na siya. Pwede na po natin siyang ipototop. So kukunin ngayon natin itong si pototop. Tapos magka-cut tayo ng kasing size lang nito. Eto, yung nakikita nyo yung dilaw na to, dilaw lang ang backing niya, pero yung harap niya o yung mismo pototop niya is clear. So maganda siyang gamitin. Tsaka manipis siya. Pwedeng-pwede siya sa decals na ano, na mga curb. So eto, tinatanggal ko to dito sa ano, sa laminator. Para mailapat ko ng maayos yung phototop. Ipin lang natin ang ating camera at nababa. Tapos ang gagawin natin dito, since na ang lalagyan natin is sagad na sagad, mag-a-adjust tayo sa phototop. Paano tayo mag-a-adjust? Ganito. So yan, inon natin ngayon si phototop. Ay, si phototop, si laminator. Tapos eto, hindi, pinatay ko ulit ha. Kung inyo makikita. Eto, pinantay ko. Pa-reverse pala siya. So yan, pinakain lang natin yung konting part niya. Tapos, etong dulo, iaangat natin ngayon. So, yan na siya. Tapos, eto, ilalapat natin pa ganito. So, reminders lang, huwag kayong magpo-phototop ng ganitong style kapag ka malapit kayo sa electric pan. Kasi, yung alikabok, pwedeng pumunta dito sa phototop since naka-expose siya. So, bubuhayin na natin si laminator. At eto, aalalain lang natin ng paganyan. Ang kagandahan kasi ng ganitong style ng pagpo-phototop, para rin ano, nagpa-practice kayo para sa malaking laminating machine na cold. Tapos, kahit magpatung-patungin nyo yung mga natapos nyo ng i-phototop po, pwede. Kasi hindi siya didikit sa mapapatungan niya. So yun na. Napototop na natin siya. Ganyan na itsura niya. Meron siyang dikit dito sa dulo. Tapos etong ating laminator, ibababa na natin. Dahil ilalapat natin ito sa ating nakahandang Sintra. Tsaka para medyo maluwang ang ating space. Gagamit kasi tayo ng tubig. Kaya tatabi muna natin itong si laminator. Para nakapokus tayo sa ating Sintra. So ano na ang ating next?
Naalala ko yung lagi yung naalala niyo yung lagi ko sinasabi sa inyo na wet application. Yun ang gagamitin natin dito. Ito kasing mga tutorial natin para sa mga ano, mga nagsisimula at saka sa gustong magsimula ng ganitong wall sticker o wall decor on Sintra. Ganito ang tinuturo natin. So ang gagawin natin, alisin na natin to si backing ng photo top. Tapos ito, ako kasi naglalapat ako ng tuyo. Ginagawa lang natin to para mas madali para dun sa mga baguhan. So ito. Tatanggalin natin si sticker. Pag nabukan natin na ganyan, babasain natin. Ginaganto natin para pag inilapat natin at hindi pantay, maigagalaw pa rin natin. Yun ang purpose nito. Tapos, yung paglalagyan natin, kailangan ay malinis. Malinis, tapos walang ano, walang alikabok, walang buhangin, walang mga bato-bato. Kasi babakat po yan sa sticker. Kaya kailangan niya na malinis. Tapos ilalapat na natin ito ngayon. So yung backing huwag nyo munang itatapon kasi mamaya pag naglagay tayo ng frame, gagamit tayo ng backing ng sticker dahil hindi tinatabla ng sino yung backing ng sticker. So yun, para mapantay nyo ng maayos, galaw-galawin nyo. Makikita nyo naman yan kung pantay o hindi. So yun na, pag nakita nyo ng pantay, gamit na tayo ng squeegee. So kung wala kayong squeegee, pwede yung mga pinagputulan ng Sintra, lagyan nyo ng basahan, tsaka nyo kuskusin na ganun. Para hindi malukot o hindi magasgas ng husto. Kasi normal na dito magasgas. So kakatin natin siya gamit yung cutter tsaka ruler. Ang cut dito, kailangan matalim itong blade nyo. Hiwaan nyo muna siya ng ano, ng manipis lang. Padaanan nyo lang muna siya ng isa. Tapos sa susunod, pwede nyo na itong padaanan ng walang ruler. Konting ingat lang po at matalim po itong blade ng cutter. Ganon din dito sa may kabila. Tapos dito sa magkabilang gilid, ganon din. Kakat natin, i-blower natin para lumabat ng gusto. Dito sa ano, sa Sintra wall decor, may tinatawag na tayong 2D at saka 3D. So kapag ka nakat nyo ganyan, ito po ay 2D na. Tapos, pag nilagyan natin siya ng frame na katulad po nito, ito po ay 3D na. So, ang gagawin natin is 3D. So, alisin na natin ito. Magsisimula na tayong magkabit ng frame. So, ayan. Dito tayo maglalapat. Tapos, lalagyan natin ng backing ng sticker para kahit tumulo yung ano, yung sino, hindi siya didikit.
So ang ilalapat muna natin is itong taas. So make sure po na pantay, itutulak natin siya kasi meron itong may banggaan. Tapos ang lagay natin ng sign, no, is dahan-dahan lang. Pagka may ganito kasi matipid gamitin. Hindi katulad ng ng walang syringe na matulin maubos. Tapos sa kabila, ganun din gagawin natin. So kailangan po pantay. Pantay dapat ang kabit nito. At ang sino ay matulin matuyo. Tapos dito naman sa side na to, since sobra ito, pabawas tayo. Kuhanin lang natin yung sukat. Ang kailangan lang natin is $10.75 lang. So magkakat tayo ng $10.75. Siyempre tatandaan natin. Then check natin kung pantay kasi ito medyo hindi pantay. So kakayasin lang natin ng konti. So sobra pa siya ng konti. Babawas pa tayo ng konti lang. Ito, pwede na po ito. Papantayin din natin yung kabila. Tapos itong mga pinagputulan na to, gagamitin natin ito mamaya parang sabitan. Kaya mainam may banggaan kasi gawa ng may papantay mo yung cut. Tapos, isa-sign natin siya ngayon. Kunin natin ulit itong. Pag dito naman sa part na mahaba, dulot-dulo muna ang ating lalagyan ng sino. Para makabuelo tayo sa gitna. Kailangan po pantay siya. Yan. Tapos pag nalagyan na natin itong loob na to, syempre lalagyan naman po natin yung gilid. Didiinan lang naman natin to. Tukuran natin ng konti. So, ito na siya. Isang side na lang po ang lalagyan natin. Medyo malaki pa itong kabila. Babawasan lang din natin ng konti.
Gaya po nung sabi ko kanina, unahin natin magkabilang dulo. Para tayo ay may buwelo. Siyempre, pagdikit niyan, lalagyan na natin yung gitna. Basta double check nyo na lang po yung nilalagyan nyo ng sino. Yan. Tapos ang ginagawa dito ng iba, pagka natapos na itong lagyan, nilalagyan nila dito ng sticker para pure white siya. So eto, 3D na ang tawag dito, pero wala siyang sabitan. Ngayon, gagawa tayo ng sabitan. Siyempre, cut kayo ng 2 inches. Kasi ang gagawin natin is nakaganito lang. Yan, nakagitna lang. So, o kaya 3 inches na. Nasa sa inyo. So ako, ito lang muna ginawa ko. Meron pa akong 6 doon. Para lang matapos itong tutorial natin. So ang gagawin natin dito, kuha kayo ng screw o kaya kahit anong pointed object. Ganun ninyo lang para magkaroon siya ng butas. Ito naman hindi natin kailangan ng drill dito eh. Ako wala kasi kung drill. Kaya mano-mano lang din ang ginagawa kong pambutas dito. So yan, pag nabutasan na natin siya, tanggalin natin yung mga sobra. Tapos, kuha kayo ruler, kunin yung gitna. Yun ang pinakamahalaga dito. So since 8 siya, kailangan may lalagay natin sa pinakagitna yung ating sabitan. So which is nasa 4 inches. So lalagyan natin ng palatandaan. Tapos yung ating binutasan, kailangan nasa gitna. Kung gusto nyo islant ang cut neto, pwede rin. Islant natin ng konti. Kasi since may order tayo kay Sir Dan Calma na hulmahan, soon to be released pa, ganito na lang muna ang ating gagawin. Uhulmahan natin na nakaslant. Yan. Tapos ang unahin yung dikitan is yung nandito mismo sa frame. Saka natin didikitan itong nasa ilalim. So ito na po ang finished product ng ating 3D na Sintra. Tapos ito naman, kung gusto nyo ng 2D, kung gusto nyo mas matibay na dikit, ang gamitin nyo is yung 3M na foam type. Ang ginagamit ko kasi dito, since nadikit naman siya dito sa wall ko dito na sticker, ang gamit ko dito is yung Crocs, Crocodile yata yun, yung may kulay green na double-sided foam type. So kung 2D ang gagawin nyo, ganun lang ang pandikit. 3M o kaya yung crocodile. So ito na po.
So ito na po ang ating finished product na 3D wall decor na made of Sintra. So kung natuto kayo sa ating ginawang tutorial, hit nyo na yung like, subscribe, at i-push nyo na yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga tutorial. So may community na po tayo ngayon dito sa FB. Use hashtag MasterPTV shoutout para sa mga gusto magpa-shoutout. So kita-kita po ulit sa tayo sa ating susunod na mga vlog. Salamat po sa inyo.